Samantala mga kapuso, sinimpa namin may update, update sa kontrobersyal na, excuse me po, sa reproductive health bill sa Senado. Nimpa namin live, magandang umaga. Magandang umaga rin sa iyo, Mike. Hindi pa kontento ang mga senador sa kusang pagpapaamyanda ni Senator Pia Cayetano sa mga provisyon ng reproductive health bill ukol sa abortion at contraceptives. Sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na binago-bago man ang mga linya at mga kataga ng RH bill, pareho pa rin ang intensyon nito na kontrolin ang populasyon at ituturing pa rin gamot ang contraceptives. Ayon kay Enrile, ang pagkontrol sa populasyon ang humatak pababa sa ekonomiya ng maraming bansa dito sa Asia at sa Europa. Hindi rin bumilib si Senate Majority Leader Tito Soto sa amendments ni Cayetano dahil hindi naman ipinabura ang provision ukol sa pagbili ng gobyerno ng sandamakmak na contraceptives na gagamitin kasangkapan para sa population control. Pag-aaralan pa rin umano ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada kung katanggap-tanggap at pwedeng kompromiso ang mga ipinabago ni Cayetano sa RH Bill. Sa amendments ni Cayetano na siyang main sponsor ng RH Bill sa Senado, ipinabago ang titulo para hindi na sabihing population control ang intensyon nito. Ipinabura na rin ni Cayetano ang description na essential medicines ang contraceptives. Inalis din ang linya na nagsasabi na may karapatan pa rin ang mga nag-abort ng sanggol at pinalitan ito ng linya na krimen ang abortion. Tugon ito sa paratang na humihikayat at nagsasaligal ng abortion ng RH Bill. Yung ilalagay doon ng tahasan na krimen ang abortion o pagpapalaglag, tinanggap ba yun ng mga pro-RH? Tinanggap ba yun ni Senadora Pia Cayetano, ha? Oo, walang naging objection sa plenary. Sa mga tweet, maliwanag na maliwanag, linagay nila doon. Hindi pa naman batas yan eh. Hindi nga sigurado kung magiging batas yan eh. Nakalagay doon ang abortion o pagpapalaglag, krimen. Malinaw na malinaw yan, krimen. Oo. Yan. Kaya lang, nagkakatalo dun sa contraceptives dahil sinasabi na dapat yung contraceptive, yung pampapigil ng pagbubuntis ng mga babae, gagastusan ng gobyerno. Oo, nandun pa rin. Yun ang malaking issue ko dyan, personal nimpa eh. Gagastusan ang unang-unang salida dyan, 3 bilyong piso agad-agad. Pambili ng mga kondo at mga pil. Para yung mga tao na hindi makapagpigil sa init ng katawan, lalo na yung mga walang pambili, bibigyan ng libre. Nang 3 bilyong piso halaga. Samantalang magpunta ka sa mga ospital ng gobyerno at may kailangan kang gamot, kulang ang gamot kung meron man. Pero may pambili ng condom tsaka ng pill. Ganun ba yun? Oo, tsaka kasi diba lagi sinasabing sakit ng mga tao, tuberculosis, pneumonia, may mga nagkakasakit ng tuberculosis. Dapat yung mga gamot doon ang bilhin. Hindi, kailangan ng 3 bilyong piso pambili ng condom at pill. Okay. Para hindi tayo dumami. May pinaninindigan pa rin ni Cayetano na para sa kalusugan at kaligtasan ng mga babae at kanilang mga sanggol ang RH Bill at hindi para sa population control. Ang sinasabi ni Cayetano ay kahit anong gawing pagbabago doon sa RH Bill para makumbinsi yung mga anti dito, wala pa rin magbabago. Magbabago. Yung anti-anti pa rin. Yung mga pro, papabor at papabor dito. Ang iyong kapuso, Nim Farah, Velo ni Jemmy, Super Radio, DZWB.